ko yung simula nung pumasok ako, nagbago na po yung pamamalimos. And then, kahit papaano, kaya gusto ko po sumali sa PBB, gusto ko po matulungan yung mga magulang ko. Mm-hmm. Sinabi mo nagpapalimos ka ba dati? Opo. Oo! Oh. Siya nakunan eh, habang naglilimos daw, yung buong pamilya. Talaga, oo, no? Wala namang maniniwala sa yung nagpapalimos ka, ganda-ganda mo! Opo naman. May naniniwala ba? Opo, minsan sinasabi nila, ba't ka naman malimos, ang ganda-ganda mo, sabi ko ito. Okay, so ano yung mga pagsubok na pinagdaanan mo sa loob ng PBB? Ano yung pinaka nag-stick sa mind mo? Yun po, medyo nahirapan po ako sa loob. Di ba sabi niyo po, umiiyak po ako lagi. Sabi nga, umiiyak ka palagi sa loob ng bahay. Namimiss ko lang po yung pamilya ko. Aba, nagkukwento po kami tungkol sa mga pamilya, parang nakakamiss po sila. Kaya ka lagi umiiyak. Opo. Ayun naman. Dati ba, Rita, napapanood mo yung PBB? Hindi po ako nanonood po ng PBB dati kasi gabing-gabi na po siya. Tapos bawal pa po sa akin yung magpuyat dahil pumapasok pa po. Pumapasok ka. Pumapasok ka sa school. Pero siyempre, siguro kahit papaano na nakakapanood ka ng TV, kilala mo yung mga ilang mga artista, tapos biglang isang araw, artista ka na din. Oo, parang artista ka na rin. Pinapanood ka na. Ano ba, mahirap ba yung parang naging adjustment na ngayon, palagay ko, pag lumalabas ka, baka may mga nakakakilala sa'yo, nagpapapicture pa. Hindi ka pa sanay, no? Medyo sanay na po. Konti. Na-adjust na ng konti. Oo. Pero gusto mo rin mag-artista na ngayon? May mga offers ka ba? Opo. Gusto ko mag-artista. Yun po, habang nag-artista po ako, gusto ko rin po focus sa pag-aaral ko. Kasi po yung syempre. Pag-aaral ko din po mahalaga sa akin. Lalo grade 6 pa pa lang po ako. Grade 6 pa lang siya. Ito mama ko ba yun? 13, tama ba Rita? 13 years old ka? Opo. Tinanong ko siya kanina yung trabaho ng tatay mo. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Yung tatay ko po ayun, sumasakay sa truck tapos nagbabasura. Nagbabasura. Yung nanay mo? Yung mother ko naman po nasa bahay lang para mag-alaga po ng iba kong kapatid. Kasi wala pong mag-aalaga. Si kuya naman po nasa lola ko kasi yung lola ko matanda na rin po. Mm-hmm. Ilan kayo magkakapatid rin? Anim po. Anim? Pang-ilan ka? Pangalawa po sa panganay. Yun. Mm-hmm. Sino ang best friend mo sa bahay ni kuya? Kasi lahat po sila. Kaso dalawa lang po yung namimiss ko po eh. Lahat po sila pero... Sino yung pinakalimis mo na lang? Si Kuya Marco and si Ate Vibory po. Bakit? Kasi nung nasalaw po po ako ng bahay, super mahalagaan sila, mabait, and then parang pag may problema ako, dinadamayan nila ako, tinatanong ako kung anong nangyari sa'yo. Mm. Wow, ano naman ang pinaka-importanting aral na natutunan mo sa PBB? Ito, pinayuan po ako ni Kuya. Sabi daw po ni Kuya, huwag na daw po ako medyo mahiyain. At lagi daw po ako nakikisalamuha sa mga tao. Pag may kausap po, lagi daw po ako nakangiti. Dapat lagi daw po ako matapos. Tama. Dapat. Tama yun. Magkaroon ka ng confidence. Confidence. Confidently beautiful with a heart. So gusto mong gusto mong mag-artista, tutuloy mo yung pag-aaral mo. Ano pa yung mga gusto mong gawin ngayon na nasa labas ka na ng bahay? Meron ka ba mga plano? Yun po, abang wala po pag-aaral sa pag-artista, gusto ko po balik-aaral po muna kasi yung pag-aaral ko po, hindi na po ako ng pag-aaral nung nakaraan po. Parang yung absent na rin po ako kasi naiwanan ko na po yung pag-aaral ko. Kaya pagbalik ko po ng Lucena, gusto ko bumalik po sa pag-aaral ko. Gusto ko po muna mag-focus sa pag-aaral ko. Parang nalilimutan ko na po yung pag-aaral ko. Hindi ko pwede pong malimutan yung pag-aaral ko kasi mahalaga rin po yun sa akin. Yeah. Imagine, maganda ka. Tapos nakapag-aaral ka pa. Beauty and brains sa labas mo. Saka pwedeng mag-model-model to. Hindi pa mag-artista, di ba? Meron kahit walang make-up. Oo, ganda ang bata. Ang ganda. The camera at saka yung screen locks. Saka kapag matulungin sa pamilya. Yan ang importante. Gumawa na mag-aasawa, ha? Hindi po, bawal pa po. Bawal pa. Crush lang. Lang po ako muna. Oh, meron ka ng crush. Meron ka ng crush. Sino crush? Sino crush? Sino crush? Si Kuya Marco, si Kuya Robby, si Kuya Yong, si Kuya Nico, si Kuya Makoy. Ang dami! Yung
simula nung pumasok ako, nagbago na po yung pamamalimos. And then, kahit papaano, kaya gusto ko po sumali sa PBB, gusto ko po matulungan yung mga magulang ko. Mm-hmm. Sinabi mo nagpapalimos ka ba dati? Opo. Oh! Siya nakunan eh, habang naglilimos daw, yung buong pamilya. Oo, no? Wala namang maniniwala sa yung nagpapalimos ka, ganda-ganda mo. Opo naman. May naniniwala ba? Opo, minsan sinasabi nila, ba't ka namamalimos, ang ganda-ganda mo, sabi ko ito. Okay, so ano yung mga pagsubok na pinagdaanan mo sa loob ng PDB? Ano yung pinaka nag-stick sa mind mo? Yun po, medyo nahirapan po ako sa loob. Di ba sabi niyo po, umiiyak po ako lagi. Sabi nga, umiiyak ka palagi sa loob ng bahay. Namimiss ko lang po yung pamilya ko. Aba, nagkukwento po kami tungkol sa mga pamilya, parang nakakamiss po sila. Kaya ka lagi umiiyak. Opo. Ayun naman. Dati ba, Rita, napapanood mo yung PBB? Hindi po ako nanonood po ng PBB dati kasi gabing-gabi na po siya. Tapos bawal po sa akin yung magpuyat dahil pumapasok pa po. Pumapasok ka. Pumapasok mo sa school. Pero syempre, siguro kahit papano na nakakapanood ka ng TV, kilala mo yung mga ilang mga artista, tapos biglang isang araw, artista ikaw naman ka na yung, parang artista ka na rin. Pinapanood ka na? Ano ba? Mahirap ba?